Paano nga ba sumikat ang Nike Company? Yan ang aalamin natin dito sa aking channel. Kaya ituloy mo lang ang iyong panonood at mag-subscribe ka na. Paano nga ba sumikat at nakilala itong Nike Company na ginagamit ngayon at kilalang kilala sa buong mundo? Balikan natin ang nakaraan. Kung hindi nyo na itatanong, ang Adidas at Converse noon ang pinakasikat na sapatos sa NBA. Habang ang Nike naman ang brand na kulelat at di pinapansin ng mga NBA players at iilan lang ang mga players na nagsusuot nito. Ang Converse noon ang may hawak ng mga sikat na players tulad nila Dr. J at Magic Johnson. Kung ano ang nakikita nyong Nike sa panahon ngayon ay ganoon naman ang Adidas noong taong 1984. Ang Adidas ay isa sa mga top brands na humahawak din ng mga sikat na players tulad ni Abdul-Jabbar at marami pang iba. Ngunit kung mapapansin nyo sa panahon ngayon, ang Nike naman ang may hawak sa mga sikat na players. Isang bagay ang bumago sa katayuan ng Adidas at yun ay dahil kay Michael Jordan na imbis sa Adidas ay napunta sa Nike. Alam nyo ba na number one priority ni Jordan noon ay ang Adidas? Ngunit ito naman ang malaking pagkakamali ng Adidas na nagpabago sa takbo ng Nike. Ang Adidas sana ang number one shoe company ngayon. Pero nga dahil sa pagkakamali nila kay Michael Jordan, ang Nike ngayon ang nangunguna at pangalawa na lang ang Adidas. Marahil nagtataka kayo kung bakit di kinuha ng Adidas si Michael Jordan. Gustong gusto noon ni Michael Jordan ang Adidas. Ngunit ang Adidas naman noon ay walang offer sa kanya. Kaya't nandismaya si Michael Jordan rito dahil ang pinapangarap niya na kumpanya ay hindi interesado sa kanya. Kaya siya ay humanap ng ibang shoe company at ang sumunod nga rito ay ang Converse. Sinabi ng Converse na tatratuhin siya kagaya ng pagtrato nila sa mga ibang superstars at nag-offer sila ng kontrata kay MJ ng $100,000 kada taon. Pero parang hindi ito nagustuhan ni Jordan. Kaya tinanong ng ama ni MJ kung may iba pa silang ideya at wala namang naisagot ang Converse. Na-realize ni Michael Jordan na hindi para sa kanya ang Converse sa mga panahon na yon at di na muling hinabol pa ng Converse si Michael Jordan. At doon na nga pumasok ang kumpanyang Nike na noon ay sumisikat pa lang. Noong 1983 ay pumalo sa mahigit $800 million ang kabuuang kita ng Nike. Pero nagkaproblema sila noong 1984. Bumagsak ang Nike at nakaranas sila ng pagkalugi. Kaya naman, desperado na sila noon kung paano sila makakabawi. Halos walang NBA star naman noon ang gustong pumirma sa kanila. At ang tanging best player na meron noon sila ay si Moses Malone. Tinignan ng Nike kung sino ang mga may potential na players na pwedeng maging NBA superstar at nakita nga nila na si Michael Jordan na maaari iyon. Pero hindi talaga gusto ni Michael Jordan ang Nike noon at ayaw man lang niyang makipag-meeting nito sa kanila kahit minsan lang. Sinabihan ni MJ ang kanyang agent na gawin ang kanyang makakaya
para siya ay mapunta sa Adidas. Ngunit gusto ng agent na bigyan ng chance ang Nike. Pumayag noon si MJ na pumunta sa meeting kasama ang kanyang mga magulang. At sa meeting na iyon ay pinakita nila ang isang sapatos na may kulay na red at black. Sinabi ni Michael na kaya mas gusto niya ang Adidas dahil ayaw niya ang matataas na uri ng sapatos. Sumagot ang Nike na pwede naman nilang baguhin ang sapatos ayon sa kagustuhan niya. At yun ang nagpamangha kay MJ. Nag-offer ang Nike ng $500,000 kada taon sa 5 taon niyang kontrata sa kanila. At ang offer na yun ay isa sa pinakamalaking offer noon sa kaysaysayan ng basketball. Kaya naman binigyan nila ito ng kondisyon na kailangan niyang magawa. Dahil kung hindi niya magawa ito sa loob ng 3 taon niya sa NBA, ay tatapusin kaagad ng Nike ang kontrata. At ang 3 kondisyon na kailangan niyang magawa ay una, maging Rookie of the Year. Ikalawa, maging All-Star NBA player. At ikatlo, mag-average ng 20 points per game. Pero sa kabila ng offer ng Nike, binalikan pa rin ni Jordan ng Adidas na kung kayang pantayan ng Adidas ang offer ng Nike, ay pipirma agad siya ng kontrata sa Adidas at kinonsidera naman ito ng Adidas at gusto nga nilang pantayan ang offer ng Nike sa kanya. Ngunit ang kasunduang ito ay umabot sa mga executive sa Germany at sinabing si Michael Jordan ay napakaliit para magbenta ng sapatos. Ngunit inakala nila na mas gusto ng mga customers ang matatangkad na players gaya ng mga center. At sa huli, hindi na lang sila pumayag. Kaya't itinuloy ni Jordan ang kontrata at sinong makapagsasabi na si MJ noon ay si MJ na ngayon na itinuturing na GOAT or greatest player of all time dahil nag-average si Jordan ng 20.2 points per game, 6.5 rebounds, 5.9 assists, at 2.4 steals sa kanyang NBA season. At nang magawa nga niya ang signature Air Jordan jump niya ay marami talaga ang umanga sa kanya. At ang sapatos ni Jordan ang naging pinakasikat na sapatos at madami ang naghahangad na magkaroon nito. At sa bandang huli, ang mga kondisyon na binigay sa kanya ng Nike ay nagawa niyang lahat sa kanyang rookie season. At ito na nga marahil ang naging pinakamagandang desisyon ng Nike na magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin nilang tinatamasa. At dyan na nagtatapos ang maikli kong kwento. Sana muli ay may natutunan kayo. Kaya huwag niyong kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa mga videong may sense at kapupulutan niyo ng aral. Maraming salamat po.